Good evening po, Direk Ricky. Congrats na naman po sa isa na namang prime time na project. Na-mention niyo po kanina na hirapan po kayong mag-shoot. Saan po kayo pinaka nahirapan? Mahirap mag-shoot sa mga crowded areas kasi we really want to get the milieu, the atmosphere, the environment. Yun ang napili namin, so medyo mahirap mag-mount ng mga scenes. Nagagawa naman, pero talagang mahirap siya. Doon po sa location, ano po yung pinaka masasabi niyo na nagbigay po ng look and feel ng story? It's the total package of ano eh. Mm-hmm. Kaya po eh, yung dami ng tao, very rich. Mga kultura, ang dami nangyayari. All walks of life nandito. Every morning, kapag natutong kami, nakikita ko iba ibang klase, magagarang kotse, tumadating, lahat ng ano, naglalakad, nakaluhod, pumasok, iba ibang klase. So, sobrang rich ng environment. Ayun, tawag dito, madako naman po tayo dun sa mga characters. Si Kylie po will be playing Ada, yung bida natin. Ano po ang pinaka nakikita niyo pong strength ni Kylie na nagbigay buhay sa character ni Ada? Well, yung love. Ang love niya sa buhay, ang love niya sa magulang, sa nanay niya. Yun ang pinaka pinangahawakan niya eh, as strength. And dinala niya yun pati sa larangan ng romance, ng pag-ibig, dala rin niya yung strength na yun. At dala rin niya yung pagiging kadarna niya na hindi pa niya alam siya iba. Ayun. Ito po yung modern day storytelling din po nung Adarna na kinalakhan po hindi. Yung background is based on the mythical bird and the classic Adarna story. Pero siyempre ibang-iba na. May mga similarities katulad na sa ibong Adarna, may tatlong prinsipe na naghanap kay sa ibong Adarna. Dito naman, may tatlong leading man, si Ada, na lahat sila naghahanap ng oo ni Ada. Oo nga po, talaga. Oh, yes. Matamis na oo. Matamis na oo. Ayan. Ito pa, pwede niyo po bang ilarawan sa amin kung ano po ang pinagkaiba-iba po nitong tatlong prinsipe ni Ada? May tao, may taong ibon, may tao at taong ibon. Aside from that, iba-iba rin ang kanilang mga background, iba-iba rin ang kanilang mga ugali. May magandang mga meron. Lahat sila hindi perfect. Pero may kanya-kanya silang strength. May kanya-kanya rin silang mga weaknesses. Yung characters nila are individually interesting. Medyo magkakaroon ng problema si Ada. Yeah. Sir, paano niyo naman po sila i-describe sa amin bilang katrabaho naman po sa set? Like what I said kanina on stage, I'm happy to be working with lalo na the young actors. Tatlong lalaki, si Ada, and all the girls, si Sam, Sheena, and Kylie, they're so serious with their craft. Of course, wala na ako masasabi kay Jean Garcia. Idol ko siya. Si Dante Rivero, iniidol ko. So, ang sarap ng mix ng mga artista ito. Medyo bago sa paningin, bago sa panlasa. Is there any chance, sir, na mag-cameo din po kayo anytime sa show? Well, that happened already. Dalawang beses. I don't know. Pero minsan niloloko nila ako na, oh, ikaw na lang magtatay dyan. Ikaw na lang magganito na. I don't know. But, you know, I'm always itching up. I'm still an actor. And, yun nga ang hinihingi ko. Pero ito ang binigay sa akin. I wanted to
rest sana, meaning I want to act first. But when this was offered to me, I couldn't refuse the challenge. Other than the challenge, what is it about Adarna that made you say yes? The fantaserie aspect. This is, although it's not my first time, no, I've done a few before. But this is like the first time I'm handling a major production na fantaserie, and heavy on effects and CGI. What about the special effects po, sir? Meron po ba kayong na-encounter na problem yung like how to make it look real? Kasi kanina, ang seamless nung paglipat ni Kylie, ganun po. Actually, sabi mo simple. Sa amin, seamless. Sa amin, hindi pa. May hinahanap pa kami. Mas fluid. Again, we're not Hollywood. We have the technology already. Kaya lang itong effects kasi needs a lot of time. And sa sitwasyon dito sa atin, sa Philippine television, we don't really have the luxury of time. Kaya dyan nakakabilib yung mga technicians natin. Everybody, for that matter, working sa industry na to, nakaka-deliver tayo ng, I can say something good with very limited budget, time. Opo, time. Nakaka-deliver pa rin. What more? We're hoping and praying na soon pupunta natin. Kaya po, sir, yung tatanong, how would you describe the perfect special effect? Seamless. Na hindi mo masasabi, ito CGI, ito po. May mga moments kanina na akala nila CGI yung pala real, hindi pa na. Apo. Yung, alin po doon, sir? Yung naglalanding yung mga ibon. Isan, talaga po? CGI? Namin at, hoping luman doon sa exact spot, di ba? Para magmagasto sa ibon. So yun, sir, ano pong tatak direk Ricky ang i-expect po ng mga viewers? Ay, meron akong tatak. Wala, it's just, sabi nila, I'm an actor's director, meaning I'm an actor kasi, so I want to see good performances. I want to be moved by their performances. Kahit maliit lang, kahit hindi drama, yun ako nagka-ano. Doon ko pinupukpok yun. Kayo po, sir, what do you do to motivate your actors or actresses to give their 100%? I talk to them, sabi ko. Sinasabi ko na, you know, this is work. This is your work. Trata ka dito. Seryosohin natin. Respect and love this your craft. Sa totoo lang, pagka ginawa mo yun, it will love you more. It will respect you more. Maybe not now, maybe next time. Ayun, sir, ano po ang pinakamahalagang lesson na matututunan ng mga manonood sa Adarna? Sa Adarna, there's always hope for everything. It's general Just put your heart into it. Focus on it. Not giving up. Mararating mo rin yung gusto mong punta. Kapuso, sana po pagkalikin niyo po itong aming bagong handog sa inyo, ang Adarna. Lalabas na po ito sa November 18. Cliche na to, no? Pero talaga pong pinaghihirapan namin ito ng gusto. Pinag-iisipang mabuti. Ina-enjoy namin kahit mahirap ang paggawa nito. And sana, pinanood nyo to. O ano man yung nararanasan namin, enjoyment. Maranasan nyo rin.
sana po makita-kita tayo gabi-gabi, Monday to Friday, GMA po.